Ladies and gentlemen, good afternoon. Just would like to state that in line with what has happened in Davao City, Police Intelligence and Investigation Units are conducting an assessment of circumstances surrounding the incident in Davao City where at least 14 killed and more than 60 are injured. While we are not discounting the possibility that some quarters may be exploiting the situation to create hysteria and fear, we'd rather take these streets with utmost prudence and due diligence. We assure the public of the readiness of the Philippine National Police in addressing any threat of this nature and thwarting any attempt by threat groups to sow fear and anxiety among our people. We appeal to the public to remain calm, vigilant, and alert in reporting to authorities any unusual movement or activities of suspicious persons. Any information may be reported through the nationwide emergency hotline 911 for immediate police assistance. Kami po ay nakikiramay sa ating mga kababayan sa Davao sa nangyari doon sa Davao, lalong-lalo na doon sa mga mahal sa buhay ng mga nasawi. We are just appealing to the public to stay calm and be vigilant at alerto palagi. Huwag po tayo magpapatalo dito sa mga terorista. Pag tayo ay natakot, then they will achieve their aim, which is to sow terror. So let us continue living our normal lives, but just be vigilant. Yun lang po ang aming panawagan sa taong bayan. Questions? Sir, parang hindi sufficient yung power of the President. Ano, ito, ito. Yung mga cell phone nila mo, gilis, gilis. Hindi mo mas maganda ako state of emergency. Yeah, para solid po yung approach. Maybe ang basis ng Presidente dyan is it has been done in Davao before. Nung merong bombing doon sa Davao, na-declare niya noon. Ganun. So, hindi ko pwedeng pakunahan yung ating Presidente kung ano yung kanyang gustong mangyari. Ano po yung mas palapos pa lang sa capability ng PNP, yung state of emergency or state of closeness? Ano yung mas maganda yung malapos yung powers? Hindi po ako abogado, pero sa tingin ko, yung emergency siguro ang medyo mataas. Pero sa tingin naman ng Presidente, hindi pa siguro kailangan na i-declare na gano'n. Kailangan po ba ng joint effort na ng PNP at AFP after the incident in Davao? Yes, even before the incident, matagal na po yan. Ilang taon na po yan joint effort ng Philippine National Police at ng AFP sa pagmintinar ng peace and order ng Davao through the creation of Task Force Davao, wherein yung Philippine Army po ay nandoon sa syudad at tumutulong sa ating kapulisan para masugpo itong mga banta ng terorismo. Sir, under the state of lawlessness, what can the people expect aside from more presence or human? So far, ang in-expect muna ng mga taong bayan is more police presence in the streets and in crowded areas. And also, we can call in the military for help anytime. Sir, exactly what areas are these? Sir, do you have any? Ano ba yung sinabi ni Presidente? Sa Davao lang ba niya specifically dineklaro o buong Pilipinas? So kung buong Pilipinas, that means lahat ng mga metropolis, yung mga malalaking syudad, ipaparamdam natin yung state of lawless violence. Parandam natin yung counter-action na gagawin or preemptive action na gagawin ng ating kapulisan para masupress yung state of lawless violence. Sir, implemented ba yun yung warrantless arrest? Implemented ba yun yung warrantless arrest? Ah, hindi po. Hindi po. Hindi po. We're not in martial law. Wala pa tayo po sa martial law. So, hindi po pwede yung warrantless arrest. Sir, nasabi yung mga ina, parang inahamon talaga kayo ng ESG.
Yes, because alam ng terorista na mahal namin ni Presidente Duterte yung aming syudad. Kami taga doon. So, they struck hard doon sa kung saan yung talagang makapag-illicit ng maximum response coming from the President. Sir, earlier in your statement to me, he sabi na, we're going to bring the war in your doorstep. Yan na ba yung confirmation statement mo? Maybe. Anong, ano naman ang sagot niyo? Ha? Sa mga ganyan kung ano, statement na ASD. Parang binibero mo yung PNP, AFP na, sige na. Well, we have been bringing the war to them, di ba? We have been bringing the war to them. Doon na po yung ating mga tropa, marami na po tayong sundalo doon. Kaya nga, ito ginawa nila para ma-divert yung attention, para ma-ease up yung tension doon sa Sulu, para mag-shift tayo ng instead na mag-concentrate tayo sa ating efforts doon sa area nila, magiging defensive tayo ngayon dito sa ating mga syudad. Mababantay tayo, baka mamaya may papasabog sila. Parang ganun yung gusto nilang mangyari. Sir, ang sarunod mo ay pupunta pa rin sa Laos at saka sa Indonesia. Meron na po ba siyang directive sa inyo mismo habang wala siya next week? Wala pa. I have still to report to him this afternoon. Palipad po ako, papunta ko doon. So wala pa kayong takot na mag-deplete yung resources because we're expecting na tuon ng PNP na rin ay kapunta sagad na po sa drugs. Meron pa kong dito. Yung resources, sir, are you worried about that? Paano rin muna natin papupunan din? Yun nga. That would not prevent us from entertaining the thought na baka mamaya, part of narco-terrorism na rin ito. Di ba? Gusto nilang, pagka gusto nilang mag-ease up yung ating effort sa drugs, ma-shift yung ating attention, so luluwag ngayon yung kanilang pakiramdam. Hindi na masyado natin papansinin yung problema sa drugs. But still, no let up. So, sir, no let up sa ating drug. Pero kung ang guru narco-terrorism, perhaps baka drug lords yung gumawa ng there are many theorists espousing such theories na ganon. But unless we find hard evidence to confirm or to validate such theory, dito tayo nakatutok ngayon sa lalong-lalo na merong umamin na doon sa Sambuanga na silang may kagagawan. So dito muna tayo. But then, we do not take that at face value. Kino-confirm pa rin natin kung totoo ba talaga na sila. Meron tayong many ways of validating. Wala ko bang lapses sa intelligence gathering ninyo sa pamugumbang ito sa Davao? Kung ganun, ganun mo talaga. Intelligence is always the whipping boy pagdating sa terrorism. Pag may nalusutan tayo, pag may sumabog, automatic. Intelligence has to be blamed. But then again, yung ang pinakamatindi na intelligence agency ng buong mundo, yung CIA ng Amerika, well-funded and everything, nalusutan nga sila. How much more yung ating intelligence group ng PNP, yung intelligence service ng Armed Forces of the Philippines? So, may chance rin na malaki ang posibilidad na tayo malusutan. Pero sir, where do you think it failed? Sa po nakikita nyo na kulang ang This is not the right time for us to finger pointing kung kanino failure yon. Hindi natin pa. It's not the right time for us to point fingers. Sir, prior sa bombing, meron ba kayo na monitor ang threat sa? Meron kami natatanggap ng mga information. Pero sir, even Vice Mayor ng Davao confirming na 2 days before the bombing, meron daw silang na-receive na pagbabanta ng magkakaroon ng bombing sa Davao. Ano ginawa po ng PNP? Nagigpit. Nagigpit ng seguridad. But then again, tingnan nyo yung sitwasyon. Yung Davao, lahat ng major thoroughfares dyan, yung major entry points going towards Davao, ay silyado po yan ng Task Force Davao. But still, may nakalusot pa rin. Dahil nga,
hindi lang naman yung tatlong major entry points, so apat na major entry points, north, south, east, west entry point ng Davao City, ang pwede na pagdaanan. Malawak po yung shoreline ng Davao City. So meron na po tayo dito sa ginamit na weapons? Ha? Yung ginamit po na weapons sa Davao. Can you tell us about that? Kung pwede po manufacture sa loob lang ng bahay, sa garahe? Can the ingredients be purchased simply anywhere? Sa ngayon, wala pa tayong natanggap na technical report about the explosives used. But meron tayong initial na natanggap na parang merong fragments of mortar. Mortar meaning that is IED, kung mortar round ang ginamit. But still, yung post-blast investigation ay hindi po na-finalize. It's so early to confirm na gano'n nga, IED using mortar round. Hindi pa po natin gino-confirm. Hintay pa po natin yung post-blast investigation report. Meron po ba tayong mga directives sa mga syudad sa buong bansa? What can we do to strengthen security? Yes, we have already declared full alert status effective last night to all our police regional offices all throughout the country. Meaning, 100% of our personnel should be on standby status and ready to be deployed to quell the threat. Joint efforts so by sir. Huh? So joint efforts so because you know the resources are also problematic. Yung? Ito pong efforts po nito, kasama na po ba dyan ang PLP? Yes po. The President has already issued the state of lawless violence wherein the AFP is mandated to support the PNP to quell the lawless violence. Sir, how long will this last, sir? Ah? How long will this last, sir? Oh, wala tayong timeline kung hanggang kailan niya matatapos. Sa ngayon po, yung ating target hardening efforts ay naka-in-place na po. But still, hindi ko nga masasabi na yung ating target hardening efforts ay flawless. Sir, for now, will you recommend to the President to move to Manila for his own safety? Ano? No, I cannot recommend to the President. Dahil mas marunong yan kaysa akin. Mas marunong yan sa akin at mas matapang yan sa akin. Kaya sunod-sunod na lang kami sa kanya kung ano kanya gusto kong gagawin. Sir, bago pa lang po meron ang mga criticism at sasabi, posible rin ba na ang gobyerno mismo ang may hand ito para po magkaroon ng isang para mag-declare ng martial law? Napakasakit naman na akusasyon yan. Mahal na mahal po ni Presidente yung aming syudad ng Davao. Hindi po niya kayang gagawin yan. We have enough of heartaches already. Inakailang bumba na po yung Davao since I became a policeman. Inakailang bumba na po kami dyan na natanggap at ramdam po namin yung sakit na naramdaman pag ikaw ay nabumba. Tapos i-accuse mo pa sa Presidente na kagagawa ng gobyerno. That's a very unfair accusation. At ako mismo, mag-aaburido yung ulo ko pag narinig ko yan. Sorry. Sir, pa ako na po, yung pong state of lawlessness, ang dating ko niya, pwede po i-question sa Supreme Court po yung mga alleged na human rights group. Ano think niyo sa ganun? Kailangan ako siya. Ay, yung mga human rights group na magkikwestiyon, dapat tumulong na lang sila na para walang bumba na sasabog sa ating bansa. Tutulong na lang sila sana. Huwag na sige sila question kung ano-ano i-question nila. Wala pa kang ginawa. Kikwestiyonin na nila. Sana naman, in times like this, tayong Pilipino ay tinamaan, tayong nasasaktan, sana tayo po'y magkakaisa para naman na hindi tayo magkawatak-watak. Sir, may persons of interest na yung Davao Police, may report mo to kaya dito? Wala pa. As I have said, I am still flying to Davao right after this press call. May sinasabi rin sila doon na away sa mga Pestuan, humingin ng pulo sa sayap yung... Away ng? Sa Pesto, sa Kalisi. Pesto? Tapos? Business rivalry. Business rivalry.
isa yun sa mga tsuri na pwede natin i-entertain. I-entertain yan lahat. Pero mukhang malabo yung love triangle. Sir, certainly, how do you feel that your own family Alam ko po yung naramdaman ni Presidente. Kung ano yung naramdaman ko, yun din naramdaman niya. We felt offended. Kami po ay nalulungkot at nagagalit sa pangyayari. Dahil mahal na mahal po namin yung aming lugar, yung siyudad ng Davao. Matagal po namin yung nag-hard labor po kami na dyan ng gusto para ma-achieve yung status ng Davao ngayon. At ganun na lang, yuyurakan na lang ng mga terorista. Masama ang pakiramdam namin. Okay? Ha? Palit ako. Thank you, salamat.